kaibigan, welcome back sa ating channel. At kung ikaw ay bago sa channel na ito ay maaari ka lamang mag-subscribe at huwag kalimutang i-click ang bell button para updated ka sa mga bagong video. Naniniwala sina mula kaliwat JP de la Serna, Romel Galido, Valentine Rosales, at iba pa nilang kagrupo na ginagabayan sila ng kanilang baby girl at angel na si Christine De Serra sa gitna ng legal battle na kinasasangkutan nila. Ginunita ng mga malalapit na kaibigan ni Christine De Serra ang masayang samahan nila noong nabubuhay pa ang dalaga. Kabilang dito sina John Paul JP De La Serna, Romel Prom Galido, at Ray Ingles na mga nakasama ni Christine sa kontrobersyal na New Year's Eve party sa isang hotel sa Makati City mula December 31 hanggang January 1. Lahat sila ay umaasang matapos na ang kalbaryong sanhi ng pagkadawit nila sa reklamong di umano'y rape with homicide na isinampa ng ina ni Christine na si Sharon De Serra. Nitong February 9, Martes, ang 40th day ng pagkamatay ni Christine, si JP ay nagpost ng group picture kasama si Christine na siyang baby girl sa grupo. Tila kuha yun sa ibang pagkakataong nakabonding ni JP sina Christine Romel at Clark Rapinen. Sabi ni JP, "It's your 40th day baby girl and we're missing you so much. Hindi madali ang nangyari sa amin at sa family mo pero sana palagi mo kami i-guide at sana magkaroon na ng peace ang both side namin ng family mo kasi mahal na mahal ka naming lahat baby girl." Noong kasagsagan ng New Year's Eve party, isa si JP sa mga nakita sa CCTV ng hotel na umalalay kay Christine mula sa katabing hotel room pabalik ng room 2209. Una ay nang tumulong daw si JP na awatin si Christine sa ikinaiinis nitong hindi pag-follow sa kanya ng mga taga-room 2207 sa social media. Ikalawa ay nang sinundo ulit ni JP si Christine mula sa room 2207. Nakuna na binuhat ni JP si Christine ng muntik sumubsob sa hallway ng hotel ang dalaga. Si Romel ay heartbroken pa rin daw sa bigla ang pagpanaw ng kaibigang si Christine. Sabi ni Romel, "Miss ka na namin, ikaw lang only girl namin sa group, we love you our angel. Tulad ng lagi mo sinasabi sa amin, love ya girl." Naging magkaibigan sila ni Christine mula noong 2019. Kakapasok lang noon ang dalaga sa airline company na pinagtatrabahuan din ni Romel. Si Romel ang sinasabing pinakamalapit kay Christine sa grupo. Siya ang unang nakapansing walang malay si Christine bandang alas 12 ng tanghali noong January 1. Kasama rin siya sa nagsugod sa ospital sa dalaga. Nasa beach naman si Ray Ingles at naaalala ang tampo noon ni Christine kapag hindi niya ito isinasama sa mga Lami Erda. Sabi ni Ray, "Alam ko nagtatampo ka naman kasi di ako nag-invite, hahaha. Di man lang tayo nakapag-beach, Zay." Sabay seryosong dagdag ni Ray, "I know you're in a way better place than this. Love you, Zay, miss you." Ang iba pang kasama ni Christine sa New Year's Eve party sa Makati ay naalala rin ang dalaga. Si Gregorio Gigo ay kakakilala lang kay Christine noong gabi ng party. Siya ang isa sa mga naggawad ng CPR kay Christine nang matagpuan ang kanilang grupo na walang malay ang dalaga. Mensahe ni Gigo para sa dalaga, "Wish we had more time. Rest well, babe." Sila Gigo, Romel, at JP ang magkakasama ng inspeksyonin ng pulisya ang kanilang hotel room noong January 1. Sila rin ang magkakasama na nagpunta sa presinto noong araw na iyon. Samantala, nirepost ni Valentine Rosales ang Instagram story ni Ray Ingles at nilakipan ito ng personal message para kay Christine. "Ania, I know you're guiding us every step of the way. We love you, Teen Extine De Serra." Si Valentine ang isa sa mga namataan sa CCTV ng hotel na umalalay kay Christine noong madaling araw ng January 1. Pasado alas 6 ng umaga nang makunan siyang buhat si Christine mula sa room 2207 pabalik ng room 2209. Marami umanong nainom na alak si Christine. Pero conscious pa noon ang dalaga na siyang nagbukas ng pinto ng room 2209 habang buhat siya ni Valentine. Si Ed Madrid ay nag-repost naman ng Instagram story ni JP. Si Ed ang sinasabing may kakilala sa mga guests sa room 2207.
Ito ang naging daan kaya raw may pagkakataong nakahalubilo ng mga taga room 2209 ang mga ito. Ang room 2207 din ang nakita sa CCTV na ilang beses pinuntahan ni Christine noong kasagsagan ng kanilang New Year's Eve party. May bilang na 11 respondents ang sinampahan ng reklamong rape with homicide ng ina ni Christine na si Sharon. Dawit sa reklamo sina JP, Romel, Ray, Gigo, Valentine, at Ed. Gayun din sina John Paul Halili, Clark Rapinen, Mark Anthony Rosales, Louie De Lima, at Jammer Kunanen. Sila ang mga nakasama ni Christine sa City Garden Hotel. Ang venue ng napagkasundoan nilang get-together para salubungin ang bagong taon. Mariing pinabulaanan ng grupo ang aligasyong ibinibintang sa kanila. Sina Romel, JP De La Serna, Gigo, Valentine, at John Paul Halili ang natira sa hotel room nang matagpuan nilang walang malay si Christine sa bathroom bandang tanghali ng January 1. Sa mga naiulat na salaysay nila, sinabi ng mga ito na ginawa nila ang kanilang makakaya para subukang isalba ang buhay ni Christine hanggang sa masugod ito sa kalapit na ospital. Pero idineklara ng ospital na dead on arrival ang dalaga. Taliwas sa reklamo ng kampo ng pamilya ni Christine. Nanindigan ang grupo ni Naromel at JP na walang foul play sa pagkamatay ng 23-year-old flight attendant. Iginiit din nilang walang gumamit ng party drugs sa grupo. Sa resulta ng 2 medico-legal report na inilabas ng Philippine National Police, ang sinasabing cause of death ni Christine ay ruptured aortic aneurysm o pagputok ng ugat sa puso ng dalaga. Nakasaad din ditong natural at walang sinyalis ng homicide ang pagpanaw ni Christine. Ang sanhiraw ng pagputok ng ugat sa puso ni Christine ay dahil sa mataas na blood pressure. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang paglaban ng pamilya De Serra, na naniniwalang may naganap diyam anong pang-aabuso na nagresulta sa pagkamatay ni Christine. January 11. Nakatakda ang ika-apat na pagdinig sa preliminary investigation ng Makati Prosecutor's Office ukol dito.